Mag-imagine tayo. Nasisira na ang Earth at nakakita na ng planeta ang mga scientists na pwede nating lipatan. Nagkaroon na rin tayo ng teknolohiyang makapaglakbay ng malayo, mabilis at sa ligtas na paraan. At ang tanging paraan para mailigtas ang lahi ng tao at ang Earth ay ang lumipat ang kalahati ng populasyon sa nakita nilang planeta. Lahat ng lilipat ay bibigyan ng sapat na resources para makapag-umpisa ng maginhawa o maari pang ang isang marangyang buhay. Kalahati ng populasyon. Sa ngayon, may tinatayang 8 bilyong tao na ang populasyon ng Earth. Kaya't humigit kumulang 4 na bilyong tao ang ililipat sa bagong planeta. Kung ang unang paraan ng pagpili kung sino ang lilipat ay ang pag-volunteer, magbo-voluntaryo ka ba? Willing ka bang ipagpalit ang Earth sa isang bagong buhay, sa isang bagong planeta? Bago tayo magkalimutan uli, makikipindot ng like button. Malaking bagay po ito sa mga content creators at mag-subscribe na rin kayo for our future videos. Libre lang po ang mag-subscribe at ang kaunting effort ninyong pumindot ay malaking tulong na sa aming mga YouTubers. Bakit ba tayo nag-i-imagine ng ganito? Dahil ito ay isang napakalaking posibilidad na kakailanganin natin sa hinaharap, malayo man o malapit, dahil sa patuloy ng pagdami ng tao at pagkasira ng ating kalikasan. At posible ding maabot ng tao ang kaalamang ito. Ang teknolohiya ng tao ay patuloy na umuunlad sa hindi birong bilis. Sa katunayan, may mga planeta na nadadiskubre na nahahawig sa mga karakteristik ng ating planet Earth at may potensyal na maging pangalawa nating planeta. Ano bang hinahanap natin sa mga planeta para ito ay maging kandidato para maging Earth V2? Well, unang-una, dapat may Wi-Fi, tamang temperature. At ito ay nakadepende sa layo nito sa star na iniikutan nito. Ang tawag dito ay ang Goldilocks Zone. Dinedetermine ito ang init o lamig ng isang planeta. Depende rin ang Goldilocks Zone sa laki at temperature ng star. Ito rin ang makapagsasabi kung ang planeta ay posibleng may liquid water. Dapat hindi masyadong mainit para hindi mag-evaporate ang tubig at hindi rin naman masyadong malamig para hindi mag-freeze. Pangalawa ay ang size ng planeta. Kailangan ang planeta ay may sapat na laki para makahawak siya ng atmosphere. Ngunit hindi masyadong malaki na magiging gas na ang masisinghot natin. Ang isang example nito ay ang Jupiter. Pangatlo, dapat ang planeta ay umiikot sa isang may edad ng star. Dapat hindi ito katulad ng isang red dwarf star na madalas naglalabas ng malaking flares at radiation na maaaring ikapunit ng atmosphere nito. Ika-apat, dapat ay stable ang pag-ikot ng planeta sa star. At panglima, dapat ay may tamang composition ang hangin dito at may tamang timpla ng oxygen, carbon dioxide, nitrogen at iba pang mga gases. As of today, mayroon ng mahigit 4,500 exoplanets na nadiskubre at 15 sa kanila ang may potensyal na maging habitable. Sa 15, ang pinakamalapit sa Earth ay ang Proxima Centauri b, 4.2 light years away. Bagamat malapit ang ginamit kong salita, ito ay may kalayuan. Sa teknolohiya natin ngayon, ang pinakamabilis na spacecraft ay ang NASA's Parker Solar Probe. Meron itong maximum speed na 430 miles per hour o 700,000 kilometers per hour. Sa ganitong bilis, and mind you, dapat pedal to the metal ang tapak sa silingador. Kung may silingador man ang spacecraft, aabutin ng 6,300 years para marating ng tao ang Proxima Centauri b.
Para magkaroon tayo ng idea kung gaano katagal yun, tumingin tayo ng pabalik sa kasaysayan ng tao. Six thousand years ago, bago palang natuklasan ng mga tao ang bronze na ipinalit nila sa kanilang mga kagamitang bato. 6,000 years ago, naitala ang unang paggamit ng gulong. 6,000 years ago, bago palang nag-form ng civilization ang Egypt. Taong 2,667 BC, itinayo ang Pyramid of Djoser, ang pinakamatandang pyramid sa Egypt. Ganun katagal ang 6,300 years. Parang imposible. Pero malay naman natin, baka balang araw magkaroon na tayo ng technology na kayang makapaglakbay ng ganun kalayo ng mabilisan lang. Malay natin, balang araw, maging isang tourist spot lang natin ang Earth V2. Malay natin, matuto tayong mag-apparate at disapparate papunta sa ibang planeta. Yun ay kung makakapag-enroll tayo sa Hogwarts.